tsaka si ano. Ay, what's up, Don? Hey, Don. Si Donnie. Donnie. Siya yung dimples niya, ang bag niya sa magkakaibigan. Dimples niya. Dimples niya. Yes, parang ito yung stepping stone ko to become one of the greats. Like sila John Lloyd and ano, everyone. Pero I would say na it's not just this show, pero but rather other shows as well na na-pitch in ako and stuff like that. But yes, I would, to answer your question, yes, I think this will be a big stepping stone if ever Tara G becomes a big hit. Yung mga stars po kasi natin today, syempre they are their own stars, you know, like they have their own spot here in the industry. Kaya ako, like as an actress, then I'm only, you know, nangangarap lang ako na mapabilang sa kanila. And I always strive to be a better actress talaga. Every project na nabibigay po sa akin, every opportunity, talagang ginagamit ko siya to like to build myself up in a way and mas ma-hone pa yung skills and talents ko. Siyempre, wala namang masamang mangarap kundi gusto ko din maging like katulad nila DJ, Katrin Bernardo, John Lloyd. Pero for me lang is like every project gaya ng sinabi ni V, na binibigay ko talaga yung best ko, lahat ng makakaya ko being an actor. And yeah, gusto kong like ito na rin yung stepping stone ko papunta doon. Kagaya nila, nangangarap din ako, of course. Hindi siya ganun kabilis, hindi din siya ganun kadali, pero syempre pagtatrabahuhan para nakamit ko yung kung saan ko gusto. Yes! Oo naman! 100% positive. Well, diba? Malay natin, ayun nga, kagaya na sabi ni CJ, masamang mangarap. Diba? Malay natin in the future na sa MCU na tayo. Wow! Malay natin, diba? Manifest! Yeah, oh, kagaya ng mga characters namin din sa Taro G, diba? Na punong-puno ng pangarap. Parang ganun na rin kami. Like, yeah. Oo, oh, answer your question. Yes! In person, sobrang emotional ako. Actually, yung emotions ko runs very deep. And yun, I wouldn't say na prankster ako sa grupo, pero ako yung... It's funny kasi sobrang na-relate ko si Will, yung character ko eh. He really relates to me in a way kasi in all honesty po, ano, I'm pretty outspoken rin. Like, I would say like ako yung alpha type sa barkada. Pero at the same time, di ako yung type na ano, na parang di ako yung ano, yung scary type. Yun lang. I'm a teddy bear, honestly. Aww, pero a teddy bear. Baby shark na lang ito eh. Baby shark. Gentle giant po. I would literally be ano, become an outspoken person if something happens, like bad thing happens, group and stuff like that, and I know what's right, basically. I would literally speak up. Ako yung sandala ng mga friends ko. Like, whenever they need advice, or like, may mga questions sila about life, about love, kahit alam mo, hindi mo na-experience firsthand, pero parang may masasagot pa rin ako. Ganun. And, ako din po yung tagatawa sa mga jokes nila. Kasi corny ako mag-joke eh, so tagatawa na lang ako. And then, pero pa isa, tagakinig. Ayan, I love listening to my friends. I love hearing their stories, mga kwento nila, ganun, mga drama nila sa buhay. Dito ka comfort ako, okay lang yan, ganyan talaga buhay, ganun. Ako yung pinakamakulit sa barkada, o yung medyo... Jokester. Nakaka-invento ako ng, alam mo, may isip lang ako nakakatawa. Pagkakalat ko na agad yun. Nakaka-open. Oh. Ay, joke lang. Hindi naman. Pero, ayun, ako yung, pag wala na silang energy, ako na yung ano, doon ako lumalabas. Kinukulit ko na sila. Tapos, yung iba dyan, nakikita ko, napipikon na. Ganun. Pero, Kaya nga natin yun, bro. Oo, yun. Tapos, ayun, ganun. Ako na yung kapatawa. Ako yung taga-saway. Pagka meron ng mga palabiro ko sa sila mga boys. So, ako kasi yung parang conservative. So, parang feeling ko meron ng mga jokes na, hala, parang pinasang-ayon sa akin. Hindi ganyo nga yan. Ako yung taga-ganon sa amin. Palas,
Hindi naman KJ. Sinasabi lang kasi nila akong KJ minsan. Uy, KJ naman nito. Hindi kasi siyempre diba may mga jokes naman na ano. Kaya yung nasa lugar. Nasa lugar. So, wala tayo kasaway nila. Ano KJ? Killjoy. Nagatanggol sa kanila. Parang ito yung passing muno ng away. Ikaw pinagatanggol namin. Yun, ako yung bunso. Pero like sila yung nagbibigay sa akin ng mga advice in life, in general. Pero pag nalaman kong may umano sa kanila, ako yung siguro yung mag-tatanggol naman sa akin. Yun yung balik ko sa pagkakaibigan namin. Wise. Parang superhero lang, no? Warfreak! Ay, hindi. Wala so good siya. Mabait niyan si CJ. Bunso namin yan. Ako yung lasing kaibigan na pag may kailangan ka, malalapitan ko. Ay, gusto ko! Ito na utangan talaga ko! Ano, gusto ko! Ano, sobrang ano, genuine talaga. Kahit sa sarili. That smile. What ang buhay, no? Ayun, saka ano, kilala nyo naman ako, diba? So, alam nyo kung gaano akong tinatreasure yung mga kaibigan ko. Alam nyo kung gaano kayong kamahal. Wala, mabait lang talaga. Pero bully ako. Pangalawa ko siya. Pagkatapos na ako, siya naman yung babagal para dalawa. Pambayan na siya. Tsaka si Don. Hi, what's up, Don? Hey, Don. Si Donnie. Donnie. Don. Siya yung impulse niya. Ang bag niya sa mga kaibigan. Impulse niya. Lahat gagawin mo sa kaibigan mo, mapa-up and down. Hindi, para siyang relationship din eh, like a couple. Sino yan? Like, ikaw yan. Like, tunay na kaibigan para sa akin talaga is yun, up and downs, laging nandiyan para sa'yo. Left love, and right. Left and right. Yes. Katulad ng wise, team wise namin, like, sa problema, andiyan kami lahat, lumalaban kami, lalo na sa kasi, and of course sa kasiyahan, andiyan din kami para sa isa. For me, ang tunay na kaibigan, hindi ka iwan sa ere. Ups and downs nga nandyan. Kung ano man yung kailangan mo, tutulungan ka. Hanggat saan ako kaya mong gawin? Hanggat kaya ko. I mean, parang hanggat kailangan mo yung tulong ko or hindi man, susuportahan kita. Pero syempre, pagka alam kong mali ka, dadaanin kita sa maayos na usapan na alam kong mali ginawa mo, ganyan. Ayun, yun yung sa akin. Naayos yung friendship for me. Naayos sa mabuting usapan yung mga pagkakaroon ng problema. Kung ano yung kaya kong ibigay lang siguro. Kasi hindi naman natin pwedeng ubusin yung sarili natin para sa ibang tao din. So I think mas maganda na steady pa rin tayo kahit na alam natin kung ano lang yung advice. Kung financial man, problema niya, kung ano lang yung kaya natin ibigay. Pero, di ba, kasi minsan may mga taong kaabusuin ka eh. Once na alam nilang kaya mo to eh, kaya mo namang gawin to eh. Bakit di mo gawin? So, I think mas maganda na balance lang din tayo. Pero kasi ako, alam ko, alam naman nating lahat pag tititignan lang natin yung tao kung sino yung totoong kaibigan o hindi. Yung alam na mas maganda lang yung mga sinasabi about sa atin. And ayun, siguro, kaya mong gawin. Sakto lang. Wag lahat, ganun. Easy. For me, basta genuine lang yung friendship talaga. Genuine yung connection. And like, walang ingitan, walang selosan. Kasi yun talaga for me importante na parang magkapatid na talaga yung turingan. And like, one call away or one text away. Parang you're there for each other talaga. Kahit wala kayong gawin, okay lang, di ba? Yeah, through boring times, through, you know, fun times. Andyan pa rin kayo sa isa't isa. And ang kaya kong gawin for a friend, syempre, lahat ng kailangan niya, mabibigay ko. Yan. Ako meron pa. Basta meron ako. I really appreciate Will kasi, si Will kasi really relates to me eh. Si Will is an outspoken person. Literally, he would literally, like, take the bullet from anyone. Any of the people here. I would literally jump through fire, so, to be a good or rather true friend is to literally protect them with everything you have. Ang isang maibibigay ng kaibigan is
pagiging mabuting kaibigan is yung tanggap mo kung ano yung kaya at hindi kaya bigay ng isang tao. No matter what, kung ano man yung weakness and strength niya, you embrace it. Na walang anything na hinihintay in return. So, ang nakita ko dito maganda sa story, actually, ang ganda ng pagkakatahi ng story ng ito. It's a validation na meron talagang totoong grupo na they really care for each other. Merong ganun. At kahit papano, yung ganung klaseng value na ma-uphold natin sa mga grupo, sa mga kabataan, ang gandang maging experience, ang gandang pagtuunan ng pansin, lalo na kung makukuhanan mo ng magandang aral.